Tawag na scholarship prank at hindi ko muna sila pinanood pero may idea lang ako kung ano mangyayari. So parang kailangan nilang gumawa ng scholarship video. I think galing to sa ibang bansa. Parang may nakita na ako ganitong video dati sa ibang bansa. Mga TikTokers. Tapos, you know, the Filipinos, the copy. Anyways, panoorin natin siya kasi nakakatawa siya. Pisa na natin. Ito. Magandang gabi po, ako po si Kirena Saliendras at isa po ako sa mga nag-a-apply ng scholarship. Kaya ako po nagawa tong video na to kasi kailangan na kailangan ko po ng pera. Ito po yung kasama ko ngayon, si Lola. Wait lang! Scholarship tas kailangan ng pera! At meron siyang anim na anak. Tapos sobrang hirap ng pinagdaanan nila para lang mapagtapos niya yung mga anak niya. Kasalukuyan po akong nasa 4th year college at kapos po kami ngayon. Kung tutuusin po... So ganun, parang medyo magpapaawa ka para ipasa ka sa scholarship. Ganun yung mga pangyayari. Dati, kung hindi nyo po may tatanong, umabot po sa punto na yung lola ko, nagbabasurera po siya, nagbebenta ng marijuana. Abnormal man to po. Ayan, namura! Nakakaloka! Kamulong, ay, kakat na lang, iba na lang. Nagpapaawa nga eh. Bakit nagsasabi ka ng marijuana, gunggong ka? Iba na lang. Iba na lang sasabihin ko, kakat na. Kapag putang inang ko, parang gabi. Ikalat ko na lang yun. Parang hindi totoo yung sinasabi mo eh. Kasi hindi nga tayo makakuha ng scholarship. Kaya nga, bakit mo sasabihin na marijuana? O iba na lang, kunwari na lang, ano na lang. Kakat ko na lang yan. Kung tutusin po dati, umabot pa yung lola ko na nagbebenta ng mga basura, ng mga bakal-bakal, ganyan. Mga lakal? Huwag kang magsalita. Ano pa yan? Sige, ganun din. Kunwari nga, may ngayon po, yung lola ko, may kapansanan po siya. Uy, sana walang offensive sa PWD community na jokes. Hindi po siya nakakapagsalita. Isabi niya kanina, nagsalita na kanina eh! Mag-thank you ka lang. May gusto po siyang sabihin sa inyo. Hindi ko kaya! May gusto po siyang sabihin sa inyo. Hindi na po kasi siya nakakapagsalita at yan, meron din siyang ano sa mata niya. Kailangan na nang palitan yung salamin niya. Nag-eye drops na po siya. Wala po kaming pang-maintenance sa mga gamot niya. Kaya sana po makapasok ako sa scholarship. Nagin naman siya. Pero hindi ko kaya yung joke kasi ano, di ba? Natawa na lang si Lola sa ginagawa niya. Natawa siya sa mga nakakalokohan yung mukha ni Lola. Yung mga matatanda talaga pinagtitripat kasi alam ng mga bata hindi marunong mag-TikTok. So hindi pa nila alam yung trends. So yan yung scholarship prank na panonoodin natin ngayon. Bago tayo mag-umpisa, meron tayong 500 GCash giveaway. Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. At sagutin ang question of the day sa dulo ng video na ito. Diretso na agad tayo sa pangalawa. Let's go! Kayo magre-react, ma. Hi guys, ako po si Kiara Marie Villoso, 23 years old from Marikina City, Philippines. And una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat for giving me a chance to be part of and submit an entry for 25,000 peso scholarship
to 21 Pilots Academy. Thank you. 21 Pilots Academy. So much po, and I was asked a question na who is your inspiration? And ito po yung aking inspiration, my parents. Ito po ang aking ama na si Dennis Villoso. At ito po ang aking ina na si Mary Joy Villoso. Actually, sobrang emotional po sa akin noon kasi ang tatay ko po noon ay... Ang tatay ko po noon ay isang drug dealer. Sinaktan ka na! Ina-high blood! Wait lang kasi! Ayoko na, Joy! Wait lang! Paano ako mapipili? Oh, sige. Papiliin! Hayaan mo ng drug dealer ka! Wait lang kasi ba? Ang nanay ko naman po ay dating addict at dating adik nga eh, tumaba na. Mahalo pa. Ang nanay ko naman po ay dating adik at prostitute. Actually, ang tatay ko po ang drug dealer ng nanay ko. Hindi ko kinaya yung plot twist. Eh, paano ako mapipili? Nagsiriyak kayo! Kaya mo na wag ka na pili na scholarship! Mataraling na lang natin ikaw! Ipwede sa nanay niya game na tatay! Ang init na ulo! Pigilan mo yung prank lang eh! Niwan ako! Ano ba naman itong magulang na to? Next one! Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Bago po ako magpakilala, gusto ko lang pong magpasalamat kay Mr. kay Sir Brian Perez po sa pagbibigay po ng oportunidad para makakuha po ako ng scholarship. Ako nga po pala si Lester Abion at kasama ko po dito yung nanay at tatay ko po. Nandito po kami sa inuupahan po namin. At gaya nga po na sinabi ni Sir Brian kung ano po yung pinanggalingan ng aking pamilya para ako po ay talagang makasiguro na makakakuha po ng scholarship. Kami po ay laki sa hirap. Ang pamilya po namin ay isang kahig, isang tuka. Tatlo po kami magkakapatid at ginapang po kami ng aming mga magulang. Ikaw ano? Sila pong dalawa. Mapanguna si nanay. Ikaw na mag-vlog nanay. Nakatapos ng pag-aaral. Pero talagang naitawid po nila na kami po ay pag-aralin dahil ang tatay ko po ay dati pong drug lord. Huwag kang tumaho. Ako nga pala. Huwag ka na mo eh. Para, hindi, niloloko lang yan. Hindi nga, para mas nakakadrama nga yung buhay. Iba yung drug lord. Magsasaka na lang. Magsasaka yung nasa syudad tayo. Eh, huwag drug lord. Nakingian ako ng pig. Huwag kayong mag-ano. Mahirapan akong i-edit itong video. So yun na nga po, kami pong tatlong magkakapatid ay nakapagtapos. At yun na nga po, ang tatay ko po ay dati pong drug lord. Drug lord. Gambling lord lang. Hindi, tapos na nga dating. Pinapatay dito din! Paano makukuha yung 50,000 din kasi yung scholarship? Eh, hindi nga. Trag-log yung gagamitin mo. Huli niya ng police. Hindi ko bayag dyan. At ito naman po sa kabila ko po, sa kabila ko po ang aking nanay. Isa po siyang housewife ngayon. At siya po yung naging katuwang ng aking tatay nung sa mga panahong ang nanay ko po ay naging pusher. Di ba, Lord? Lalayasan kita. Puisit ka. Akala mo maganda yun para makakuha ka ng pera. Tanga ka, ha?
Pakain ko yung pano. Oh, in fairness! Nagtuturo ng maayos, hindi magandahan para makakuha ka ng pera. Oh, in fairness, di ba may natututunan? Oh, so yun lang ang video natin para sa araw na ito. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. At para sa ating question of the day, na-try din ba kayo, no, na kumuha ng scholarship? Ano pinagkagawa nyo para magkaroon kayo ng scholarship? At meron pa tayo isang video sa susunod na to. Nakakatawa rin to, okay. Ako po si Rhea Shalem Arias. Ako naman po si Rochelle Arias. At grade 12 po sa darating na pasukan. Ako naman po ay 4th year. At kami pong dalawa po ay nag-a-apply ng scholarship dahil po sa hirap ng buhay. Pinipilit po namin. Ang trabaho po ng aking ama dati ay nagawa po niya. Dahil sa hirap nga po ng buhay, nagawa po niyang maging drug dealer. Oh, drug dealer siya sa paligid, ha? Tanga. Huwag yun! Anyway, sa kanikita ka, tanga.